Hello po sa inyo dyan, mga kababayan, welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon na ito yung pagpuno ng tubig sa drum na automatic na. Ito ay malaking tulong sa eryang nawawala ng tubig o sabi ko nga pasulpot-sulpot ang tubig. Minsan nawawala, minsan bumabalik. Para hindi na po magbabantay. O kapag siyempre kapag nagpupuno ka ng tubig, pag nagbantay ka, minsan iiwanan mo ito kung may ginagawa kang iba. Tapos aapaw na. Dito po sa video na ito, makikita ninyo na ang pagpuno ng tubig ng drum ay hindi na kailangan bantayan. Dahil may ginamit ako dito, i-explain ko ito sa inyo kung ano. Yang nasa taas na po, yan pong tinatawag nating inlet. Tapos ito yung sa baba, yung outlet niya. Yan po. Ayan. Inlet po yan. Tapos ito yung outlet niya. Ang label na ito ay label lang ng sa lababo, mataas ng konti para pag ang tubig puno ang drum, may magagamit sa lababo na hindi na kailangan magtabo pa o kaya, tama, ganon diretso na sa gripo. Papakita ko sa inyong inlet, ganito yan. Yan ang pinanggalingan, yung pipe na to, itong pipe na to, yan, papunta dito. Yan ang inlet po o grid. Ito po nang galing. Okay? Ito papunta naman sa isang imbakang ko ng tubig sa ibang drum. Nandito. Ito ang inlet. Punta rito. Wala pa siyang check valve. O I mean, hindi check valve, gate valve. Na tulad nito. O kaya tulad niyan. Tulad niyan, oh. Lalagyan ko po ito. Ipapakita ko rin sa inyo. Ang purpose ko ay kung may maintenance, pwede ko pong i-off ang valve dito para hindi na agos ang tubig sa end. Okay. Sa pagtitesting po, halimbawa, lumabas may tubig na sa inyo, kukunin mo niya lang po ang hose at titingnan niyo kung gaano kataas. Like for example, itong sa akin, kaya naman niya ang ganitong taas. Yan, ganitong taas na sa kapantay ng lababong outlet niya, kaya naman niya. Kaya ganito ang dinisen ko. Kaya kasi paglabas, pag may tubig na, pag nadating ang tubig, kaya naman niya punuan. Ang iba kasi yung area mababa lang. Let's say parang libil lang ng CR o libil lang ng drum, nadating ang tubig tapos nawawala naman. Or mas mahaba ang time na dumating ang tubig, mababa lang. Kaya ididepende mo kung paglabas ng tubig kung gaano kataas. Ngayon ito, sabi ko nga, kaya naman dyan, kaya ganyan ang design ko mataas. So, pag nawalan po ng tubig, ang mangyari, dahil ang inlet, ano, nawala ng tubig. Dahil sa automatic function, ang ano ko, ang design na to, automatic yan, pag nawala ng tubig, like for example, ito ay puno na, kasi dati mayroon, tapos nawala ng tubig, ang gagawin ko, may outlet dito. Yan, makita nyo po, ito po. Naka-off ang bulb natin. Ang bulb ko dito sa ngayon ay naka-off. Kung ito po ang linya, ito po ang sa grid. Yan po ang sa grid, ano? May valve po siya. Papunta rin sa outlet din, ano? Kaya kung isip, kung titingnan natin, magkadugtong ito. Yan. Yan, magkadugtong yan. Magkadugtong. Ito naman po ay papunta sa lababo. Papunta sa lababo. Kapag ito nakabukas, ang ginagamit ko sa ngayon, itong galing sa linya. Ibig sabihin, may tubig ako. May tubig ako. Yan. Kapag nakabukas ito, papunta ito doon sa outlet niya, doon sa lababo. Kapag sinara ko ito, ibig sabihin, walang tubig na papunta sa lababo dahil ang aking drum ay nakasara. Kapag binuksan ko ang drum, yan, galing sa drum, yung outlet ng drum, ito, diyan, papunta diyan sa lababo. Yun naman ang magagamit ko. So, hindi ito babalik sa linya kasi nga nakasara. Assuming na wala itong tubig. Kapag ito nakabukas, ang galing sa drum na tubig babalik sa linya. Kaya laging tatandaan, mayroon namang three-way valve, pero ang kinuha ko ay isahan lang, magkabilaan lang. Isa-isa lang. So, ito nakasara, pupunta dito. Yan papunta naman dyan, yan yung sa washing machine ko. Pwede rin ako gumamit ng washing machine na gamit ang tubig sa drum. Dyan po, papunta dyan.
Basta tatandaan po natin kapag ito ay nakabukas, ibig sabihin ito ay nakasara. Kasi pag nakabukas po ito, maliban sa papasok sa linya yung tubig na galing sa drum, pag dumating po ang tubig sa linya kapag nagkaroon, ang mangyari po kapag nakabukas ganyan, babalik ang tubig dito papunta rito. So mawawala ng control, aapo ang drum. Yan, yan po. So ibabalik ko na po, i-off ko na yung sa drum. Yan, ang gagamitin ko muna sa ngayon sa linya, kasi nga po may tubig naman ang linya. Ang ipapakita ko naman po kung paano po mag-automatic filling ito, automatic mag-stop ang pagpuno ng tubig. Yan, makikita nyo po. Ito ang in, habang nagpupuno ng tubig, kasi nga minsan nawawala, minsan nadating. Ipapakita ko sa inyo sa taas, yan ang nagko-control. Tapos mamaya, ipapakita ko rin sa inyo ang pagpalit ko ng valve sa in para sa maintenance purpose yun. Ipapakita ko na sa inyo mga kababayan kung bakit automatic ang pagpuno ko ng tubig, automatic ang pag-close, automatic ang pag-open. Ito po ang dahilan kung bakit automatic. Ito po. Itong tinatawag na float valve. Sa kasalukuyan, puno ng tubig, hindi na kailangang bantayan sa pagpuno ng tubig kapag dumating na. Ngayon, kapag naubos na ang laman ng drum, ganyan ang mangyayari, dadaloy ang tubig. Ayan, habang napupuno, kaya float valve, kasi yung floater niya ipupush ng tubig pataas, of course, magsasarang valve. Yan yun, yan sa loob yan. Yan po. Ganyan po ang posisyon niya. Wala nang maagos sa tubig kasi ang valve ay close na. Andito po. Ito po, kaya automatic. Kaya kung sa inyo ay nawawala-walang tubig, nadating, nawawala, napakaganda pong gamitin ito. Yan po mga kababay. I-share ko ang pwedeng maging trouble ng float valve na ito. I-share kong video sa inyo. At i-include ko na rin yung pagpalit ko ng valve. Abangan nyo lang po. Okay po, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at i-click nyo na rin yung bell button para manotify po kayo kung may bago akong video i-upload. Ito, check ba float valve. Sa kasalukuyan umaagos kasi pag wala ng tubig. Tapos kapag nagpupuno ng tubig, tataas. And then, magkuklos ng valve. Ganun lang kasimple ang float valve na ito. So, bali, ito yung pamalit ko sa dun sa may leakage na valve. Tapos ito naman, kung alin man dito sa dalawa, ito yung para sa inlet para may control ako kapag may maintenance. O kaya pag nag-overflow, hindi pa malaman kung anong dahilan, pwede i-off dito. Ayusin ko na po. Medyo mahaba ito, kaya puputulan ko. Yung adapter na ito, puputulan ko. Mas pinili ko itong valve na ito kasi mas matagal ang life nito kaysa dun sa PVC. Puputulan ko po ito. Hindi ko na nilabas ang gato kasi kaya ko naman dito. Yan po. Tapos putol. Yan, okay na. Eksi na, siyempre kailangan linisan po. Linisan sa loob pati ang labas. Lahat po ng liple, lahat po yan ay ininis na yan sa loob. Yan. Lahat po ito ay ganito ang gagawin ko para sakto yung pagkabit sa bulb bago ko ikabit doon, para malinis. Titistingin ko ng haba. Tingnan natin kung okay na.
Yan, tapos lalagyan ko ito ng Teflon tape. Sa ko higpitan. Lahat ito ganito ang gagawin ko. Yan. Teflon tape. Para ang thread niya ay sumikip doon. At huwag mag-leak. Ito talagang ginagawa. Para sigurado tayo na walang leakage. Yan. Ganito ang gagawin ko sa apat na yan. Yan. Mamaya higpitan ko pa yan. Ang... Yan. Okay na. Pinutol ko na lahat. So, ready na ito. Lilinisan ko lahat. Talagyan ko ng tape. So, ito na nga po. Papalitan ko na ng valve. Itong may leakage. Tapos, lalagyan ko na rin ng valve din. Itong papuntang drum or in. Inya. Ganito ang paglagay ko nito. Para yung clockwise niya, siya yung close. Ang counterclockwise, siya yung open. Yan. Bago magpalit, kailangan linisin muna to. Tapos ito. Tapos ito, kailangan sukatin. Ito naman papunta sa kabila. Papalitan ko kasi may tagas na. Tapos, i-off ko rin din ang bulb. Kasi itong end, so ibig sabihin may tubig ito. I-off ko rin. Yan. Habang andito, linisin ko muna para mamaya tuyo na kasi maglalagay ako ng PVC cement. Tapos ito, pili ko ng isara. Sasara ko yan, itong in. Tapos bubuksan ko ito. Yan. Bukas na. Mamaya ako nasukatin. Ngayon, ang valve, gate valve doon, main, na ano ko na, na off ko na, o na close. Kaya wala nang tubig dito. Counterclockwise kasi tatanggalin ko 00 to. Tanggal na. Ang gagawin ko naman ay susukatin ko ito kasi ang pataas okay lang yan. Ito ang kailangan ko masukat. So ang sukat niya ay 29 cm to. Kasi paglagay ko kailangan ganun ulit. Ayan. Tapos ito naman ipuputulin ko na.
Tapos ito naman yung may ano, may knife ako doon, pero mas gusto ko itong panlinis. Yeah. Tapos ganito. Konting ganyan-ganyan lang. Tapos sugasan. Liha. Yo. Tapos hugasan yung sa loob, parang plastic, huwag sumama sa tubig. Yan. Wala nang dumi. Ready na yan. Tapos ito rin, puputulin ko na. Dito lang tayo sa may camera. Ganun din. Kailangan tuyo bago maglagay ng yung bulb. So, tingnan nyo po, may ano, yung natitira na lang yan, ha, tubig sa pipe. Paglagay nito, kailangan tuyo. Tapos ito rin. Okay, ito ay close. Lalagyan ko na yan, ganito yan. Okay. May PVC cement ako. Tapos lalagyan ko na ito. Yan, ganyan lang po. Tapos pwede rin itong lagyan. Siguraduhin lang na tuyo ang out. Yes, tuyo ang maglalapat. Ganyan lang. Tapos ilalagay ko na. Siguraduhin natin na maayos. Okay siya. Libre siya. Kailangan libre siya. Kahit hindi perfect, basta perfect. Yeah. Habang hindi pa tuyo. Kasi pag natuyo na yan, hindi na magagalaw yan. Yan po. Okay na yan. Tapos ang kabila naman. Yan. Ang kabila, ganun din. Lalagyan ng PVC cement. Ang panikit. Tapos ito. Ganun din. Close clockwise. So, sabi ko, kailangan lagi itong tuyo para malikit siya. Pupunasan ko, may kunting basa. Yan. Tapos lagay ng PVC cement. Lagyan ulit. Yun, lapit na.
ilagay. Salpak na. Silipin ulit natin sa player. Kung alignment niya okay naman. Yan po. Kung ganyan siya, ito naman ay ganito, konting pipihit. Yan. Pwede na. Pwede na yan. Tapos ang gagawin ko naman, ang susunod na gagawin ay puputulin ko ito. Puputulin ko ito. Ito puputulin ko at ilalagay ko doon. So ito, naputol ko na. Isasalpak ko ito kung yan. Isasalpak ko na ito bago ko sukatin. Kasi hindi ko alam ang length ng hanggang saan, kung hanggang saan ito sasalpak. Yan. Tapos lagyan din ito. Napunasan na yan. Sabi ko nga, dapat laging tuyo. Yan, sigaan. So, ito na po yun. Pero ang sinabi ko, kailangan squatty natin kasi ano. So, 29 yan. 29 yan. Sakto na yan dito. Ngayon, ikakabit ko na. Ikakabit ko na ito. Hugasan ko muna yung hugasan ko muna ito kasi may ano siya. Yung sa pinaglagarian. Sa pagkabit nito, unahin muna ito. Ayan. Tapos, itong white. Kasi habang hinihigpitan ito, ito ay kumikipot. Ganyan po yan. Tapos, ito naman. Ito magpupush dyan. Tapos, rubber. Itong rubber na. Ganyan lang po. Tapos, isasalpa ko na. Yung sa taas yan mamaya na. Okay na yan, so dito naman. Kung anong sukat na dati, yun din ginaya ko. Kasi medyo masikip na yun. Kaya okay lang. Kahit hand-tight lang. Pag hindi na siya nag-leak, ayos na yan. Yan. Okay na yan. Yan po. Para malaman natin na hindi na nag-leak, yan po ay galing sa drum. Ibig sabihin may tubig din yun. Ito, tas yan. Ibang setup naman yun. Lalagyan ko ng tubig. Ibig sabihin walang leakage. Yan. Tapos para walang malaman kung walang leakage din dyan, bubuksan ko ito. Yan. So wala. Kuklos ko na para ito naman sa taas ang aking gagawin. Lilinisan ko to bago ko isalpak at lagyan ng PVC cement.
Okay na, malinis na. Pwede na yan isalpak. Lagyan ko lang dito na konti. Yan. Konti lang. PVC cement. Dito ka na. Okay na. Final joint. Okay. Yan. Okay na. Titigas na lang yan. Tapos lagyan ko dito ng GI wire. Tapos pwede ko na ikabit ang isa. Kasi ito, itong papunta sa isang drum. Pag nag-maintenance ako, mangyari, pag nag-maintenance ako, itong N, kapag may maintenance ako sa N, kung may problema, dito lang open ko. Open and close. Close, wala nang tubig. Kaya pwede na akong gumawa. Mas advantage to.